Miss Universe franchise, iyon na ba? No, nagpapatulong lang sila every year. Every year? Every year, tinutulungan ko naman sila. Like now, possible pa rin sa Pilipinas. Pinag-uusapan South Korea, Morocco. Or Korea. Korea, wala akong problema sa finance doon dahil marami akong factor, may akong kaibigan. Ano sila itong malaking company, tutulong. Pero nag-uupos yung women group. Ng Korea? Ng Korea. So, pag bayos yun yung kako, diyan natin gagawin. Inayos pa nila, bas gusto ko ron dahil pumayag na North Korea sumali. Pero sabi lang, sa wag lang sa swimsuit competition, sa national costume okay. Sila. Good right. Enough. Pero kung hindi man matutuloy, maaaring Morocco or dito sa Pilipinas. Yes. Pero wala pa pong date. Wala pa. Ano po ang inyong relasyon sa Miss Universe partners? Kaibigan. Are you... No, kaibigan lang dahil naging kaibigan ko sila, very close. Okay. Because ang hirap nung umpisa. Kinuusap ako dito noon. O sige, pahinga ko ako, punta kami New York. Siyempre, may pagdududa sila. Paano ko hanggang kano katagal, paano ko suportahan. So, pabalik-balik ko sa inyo, sige, kuha ako na. Ang ginawa, you know, Governor, you have to deposit $1 million. Unrefundable. Ibig sabihin, kung hindi ka makindihan, wala nang sulyan. Right. Walang negosyanteng papayag doon. So, kako din naman ako nanluloko, sige, binigay ako. To cut the story short, tumagal, ayos na lahat, pirma na tayo. Hindi, you have to pay Miss Universe for $6 million, another $5 million. So, $6 million, sige, bayad ulit ako. Nung natapos na, let's sign the contract. No, you know, $6 million for Miss Universe lang. Another $6 million yung gagastusin mo sa Pilipinas. Eh, ba't kami nang bahala, nakahanda na ako, nakabili ang aeroplano, yacht, lahat. Hindi, baka mamaya hindi mo gastusin, mabibiting kami. So, subo na ako. So, I gave another $6 million. So, natuloy na. Ah. At hindi lang yan, dahil nga nagprotesta naman ang mga women's group dito, eh, nandyan na eh. So, gumastos pa ako extra $1 million para binigyan isang araw sila, lahat ng investment, lahat-lahat. Maganda pagkakataon ito para sa tourism natin kako because that's always my priority in my province, tourism. Okay. So, sumulat ako na I will not file any damages, but please reconsider because I've talked to a lot of people that will destroy my credibility and also Miss Universe will right. You destroy your credibility to Miss Universe because canceling a signed contract. So, matagal nilang inisip, of course, ginabit ko rin mga kaibigan ko mga Hudyo. So, in short, nabalik. So, yun natuloy. Oh. At maganda dahil in terms of advertisement, siguro mga 500 billion pesos ang worth, ang media mileage na nakuha natin. Oh. Kung gagastusan mo Pilipinas, ganun ang halaga ang naibigay Miss Universe. Pero naibalik ba yung $12 million? Hindi lahat. Hindi lahat. Yun lang malungkot doon. Pero, bawi na rin dahil dumami turista natin. Tama. Tama. Sino ang pinakamagandang babae dito sa Pilipinas para sa'yo? Mahina mata ko eh. Maganda lahat eh. Kung bubuksan po ang puso mo ngayon, anong pangalan ng aming makikita? Babaeng hindi walang relasyon, hindi ka mag-anak, anong pangalan ng babae ang makikita namin sa iyong puso? Siguro next, ano na ng bottom line. Next na. Interview. Okay. Itong ano na lamang, yung the resurrection po na inyong balak itayo. Talk about it, Gov. Handang-handa na, matagal ang preparation. Yun lang preparation ng mga engineers na katakot-takot na lahat ng klase natin ang engineers. At yung company na magtatayo, ang nagagastos na more than $2 million. So okay. $100 million yun lang preparation paperwork. Ngayon mag-umpisa this year, pero tumaas na lahat ang presyo, so hopefully, our and Diyos, matapos ko naman yan within 2 years. Gaano kataas ito, Gov? 141. Okay. And ang pinakamataas na Jesus Christ ngayon sa buong mundo is in Brazil. That's only 39 meters. Tayo, 121 meters, 141 meters. We will have the tallest Jesus Christ. Tallest images all over the world. Tayo, third. Ang second tallest is China, and the tallest is India. Gov, you are at the pearly gates. Nasa pintuan ho kayo ng langit. Sabi ng Diyos, anak,
Ano ang pinakamagandang bagay na ginawa mo para sa akin? Anong sasabihin niyo po? Napakilala ang ating Panginoon sa buong mundo. Isa na yun, pagtayo ng... Halimbawa, nakikipag-agawan si Satanas, the devil is there, and says, Chavit, mas masaya dito sa impyerno. Dito ka. Anong sasabihin niyo po? Sigurista ako eh. Dito na ako. Magandang gabi, Pilipinas. Welcome to The Bottom Line.